Ngayon is magre-review tayo ng isang item. So, madami na ako nakitang post na to sa Facebook, sa YouTube, sa Shopee, even sa TikTok. So, ito yung Android TV Box. So, ito basically yung MXQR Pro 5G 4K. So, internet TV box siya. Magagamit mo yung features niya basta may internet ka. Again, basta may internet ka. Either itether mo yan through phone or wifi connection. Ngayon, kung meron kang direct internet, pwede rin. Kasi may socket siya para sa ethernet. Okay, so ito na yung ano. Ito na yung naka-set up na kasi siya. So, yan na siya. Ang kagandahan dito, yan. Marami siyang USB port. So, pwede siyang lagyan ng SD and memory card. And then, tatlo yung USB port niya. So, kagandahan dito, pwede mo siyang gamitan ng mouse. Ayan, oh, para makontrol mo yung... Yun nga lang, walang back dito. Ang gagamitin mo ngayon, yung kanyang back dito sa remote. Ayan. So, ayan. Kung nakikita nyo, bali, nagamit ko na siya, finormat ko na lang uli para malinis. So, aside doon, makikita nyo, HDMI cord yan, tsaka yung power cord. So, dito sa kabilang side, dito pala, yan. Marami siyang cord, marami siyang port na pwede. Pwede mong i-direct din yung, ayan, yung isa pang USB po, USB cord. Ayun nga, yung ethernet cord. Ayan o. Kung gusto nyo i-direct, ng internet. And then, yung speaker. Okay. So, itong version na to, okay, medyo nag-zoom, sorry. Itong version na to, okay, wait lang. Medyo, ayan, okay. Itong version na to, ayan, nakakonect na siya sa internet. So, sa storage and reset. Ayan, makikita nyo 8GB. And then, basically, para lang siyang cellphone. And then, dito tayo sa more settings. Dito nyo makikita kung ilang gig siya. Ah, sorry. Hindi pala dyan. Sa may about. Eto. Yung model niya, Nougat. Yan, Nougat. 7.1.2. Tapos, asa na ba yan? Eto. Yan. So, yung RAM niya, 1GB RAM. Internal memory niya is 8GB. So, kung tatanungin nyo, ano yung pwedeng gawin dito? Yung TV mo, kung basic lang siya na TV, pwede mong gawin siyang Android TV box. So, makakanood ka ng YouTube, lahat ng app mo na nasa phone, pwede mo dito magamit. Ang gagawin mo lang is itatransfer mo lang sa USB. Itatransfer mo lang sa USB lahat ng install APK files o installer sa phone mo, installer ng app mo sa phone mo. Then pwede mo na siyang ma-install dito. So, ano ba yung mga... Ayan, ito yung basic. Ito yung basic na laman. Once na sinet up mo siya.
Yan. So parang phone lang din siya. Noon, naging mabenta to kasi may free Netflix account. Ngayon, wala na. So kailangan may sarili ka ng Netflix account para magamit mo siya. And then, nilagin ko na rin yung Gmail ko. Yan. Nakalagin na rin yung Gmail para magamit na siya. So, pag-click mo itong App Market, makikita mo yung ibang installer. Ayan. Yan yung ibang app na pwede mo install. Ayan. Ayan o, may Facebook din. Pwede mong dito open yung Facebook mo. Ayan. Spotify. So, aside doon, yung iba pang app, VLC, and YouTube. Ngayon, back tayo sa home. So, ito naman yung mga naka-install na na app. Ayan. Ngayon, yung browser niya, ito yung browser niya. Lightning. Okay. Ayan o. Halimbawa, ano natin? Ayan. Facebook. Ayan. Ayan na agad. So, pwede mo i-convert to mouse yung ano niya. Convert mo to mouse. Ayan. Ayan. Yun nga lang. Mobile. Mobile yung itsura. So, pwede mo naman yun. Basta nakakonect lang sa internet. Okay. Ito, try natin. Check kung may update siya. System update. System is up to date. Check for update. Settings. So, kung gusto niyo naman burahin yung mga naka-install na app, pupunta kayo dito sa app. Tapos, hanapin niyo lang yung app na gusto niyo burahin. Burahin niya na yan. So yan, nawala na. Ayan. Mga ano kasi yan eh. Mga pre-installed app. Tapos, para makita niya na gumagana siya. Ayan. YouTube. Again, pasensya na. One hand lang yung gamit ko. Based din to sa bilis ng internet nyo. So, kung ano yung madalas nyong pinapanood sa YouTube. So, ayan.
kanina. So again, yung speed magbe-base pa rin. Yung speed magbe-base pa rin sa bilis ng internet nyo. So merong version to. May version to, marami siyang version. Ito yung ito yung 5G na version. Meron niyang hindi 5G, which is MXQ Pro 4K. Hindi siya 5G, hindi siya 5G ready na device. And then meron din siyang iba-ibang variant na 2GB yung RAM, 16GB yung memory. And then yun nga, ang alam ko meron siya hanggang 8GB na RAM. So yung nabili ko is ano, nabili ko is ano lang, 1GB na RAM. Dun sa mga nagbebenta nito, hindi nila alam yun kasi hindi sila techie. So kailangan mo talagang ano, i-check. Sa so far okay naman siya. Ang kagandahan dito, kung meron kayong mga modded app na ginagamit sa inyong phone, pwede nyong gamitin dito. Gaya ko, meron akong modded app sa phone ko na Spotify. Nagamit ko siya dito. Sinet up ko siya agabi. Kaso nga ni-reformat ko siya ngayon. Kaya wala dito. Pero pwede ko siya ulit i-set up. So ibig sabihin nun, may internet ka lang, magagamit mo yung Spotify account mo. Since modded yun, makapag-stream ka ng audio ng unlimited. Ganun din dun sa mga merong modded na Netflix. Meron din ako nun, modded na Netflix. Ang problema lang nga is yung internet. Pag mabagal yung internet mo, hindi mo rin siya magagamit. Pero yun nga, nagagamit ko naman siya sa phone, nagagamit ko naman, yung iba rin kong modded app, nagagamit ko naman sila, makakalood ko ng free movies. Ang ano lang talaga is depende sa bilis ng internet. So yun, if ever na meron kayong tanong, kindly comment lang sa comment section. So ipopost ko yung, if ever na may tanong kayo, pwede kong sagutin yan. If ever sa video. So based sa ano ko, ang tanong kung sulit ba to bilhin. Yes, sulit siya kung maganda yung internet connection mo. Pero kung hindi maganda yung internet connection mo, hindi mo rin siya magagamit. Aside pala sa mga streaming app gaya ng YouTube, Netflix, any streaming app pwede mo siyang magamit. Basta merong kang internet. Aside doon, meron din siyang cable channel. Ito, yung Cloud TV. Cable channel yan. So, sinet up ko na rin to kagabi. So, yun nga, gaya ng sabi ko, okay naman siya, mabilis naman. Yun nga lang, syempre, kung ayan na, cable channel po yung mga yan. Ito. Cable channel yung mga yan. Again, magdidepende po yan sa bilis ng internet nyo. Andyan na lahat. Kumbaga yung cable channel, ini-stream mo siya online. Ayan. So yan. Ganyan. Barber company. They were trying to make Atari more fresh. And it killed the company. See? Cable channel po yun. Story. Games in the bubble. NBA. Are all against the Celtics. As Marcus Smart just picked up his second foul, he's looking for a challenge from his coach, but you know Brad Stevens doesn't want to do it here. And he wants him to challenge him.
wrestling. Well decorated, Finn Balor, first ever Universal Champion, won the Intercontinental Champion at WrestleMania. He's battle tested, but so is Adam Cole. I mean, both these gentlemen, their resumes go on and up. Ano pa? Lahat po ng cable channel nandiyan na. Okay, so kung ang tanong is sulit ba siya para sa price niya? Yes, sulit na sulit. Ang tanong is kung gano'ng kabilis yung internet mo. Kung hindi mabilis yung internet mo, hindi mo ma-maximize yung features niya. So dapat mabilis yung internet mo. Okay, dito sa dorm, marami kami gumagamit ng internet. Converge yung gamit. Again, I walked up behind him and I hit him in the back of the head. Very hard. Ayan. So, para sa Netflix, hahanapin, meron akong nakita na ano, na paano magamit yung free Netflix. So, check natin. Exit tayo dyan. So, yan. Nakita nyo yung cable. So, itong video na to, hindi ko na ma-edit para dire-diretso na. Dito tayo. Upgrade yun eh. Medyo, ito lang medyo mahirap dito kasi nga nasa keep yung remote mo yung gagamitin mong keypad, pero may nabibili naman tong ano, may nabibiling keypad siya. Kalimutan ko yung website. So yun, check ko na lang muna. Check ko muna dito sa download. Hindi, ewan ko lang kung pati yun nabura. Download. Alam ba nga. Okay. So, yun. Again. For now, yun muna. So, kung mayroon kayong tanong, pwede nyong comment. Okay, try natin mag-download dito. Google Play. So yan, nakikita nyo naman. Aha. Download natin yung so yung ano, yung mouse, pwede, ay yung ano, cursor. Ayan, pwedeng gamitin yung mouse. Ayan. Alisin lang muna natin to. Ayan. Ulit.
anong problema. Again, magbe-base ito sa ano ah, speed ng net. Kaya ganyan. Okay, pasensya na, medyo maingay sa background. Watch. Ayan na yung mga streaming app. Magagamit mo yan. Example, itong iFlix. Install natin yung iFlix. So, yan. Ah, okay. Kaya pala mabagal. Dahil nag-a-update yung Google Play. Okay. So, pwede mo i-off ngayon yung notification mo. Para hindi maraming notification. Ayan. Notification. Kita ka sa click me up na ayaw mo nang may notification. Block all. Gaya ng phone, ayan, may backup. So, gaya ng phone, isa-set up mo yung set up yung device. Pasensya na, one hand lang gamit ko, wala tayong maayos na ano. Wala tayong maayos na tripod. Again, for now yan muna. 8 seconds. So basically yung TV mo gagawin niya talagang Android device. Kailangan lang talaga na may maayos na internet. Okay. Tapos na i-update yung ano. So yan, pakita niya rin yung mga app na naka-install dito and then i-update. So kung wala ka naman masyadong files yung 8GB, okay na yan. Lalo na kung ang gamit mo lang naman is for streaming, hindi mo na kailangan install pa ibang application na hindi mo naman magagamit dito. Okay.
So paano siya i-set up? Okay. Ayan. Isasaksak mo lang yung HDMI sa likod ng TV mo. Then power cord. Ayan siya. Yung saksakan pala niya. Dalawang male. So kailangan mo ng converter. But since yung outlet dito may converter na. Kaya hindi ko na kailangan yan. So, yan. Downloading. Tapos, ayun. Pagkasaksak mo ng HDMI sa likod, as is na. Wala siyang antena. Kaya ang maganda dito, pwede mo siyang isabay sa TV box. So, kung may TV box ka, and then yung TV box pwede siyang sabay. Tayin natin. So, para makita nyo. 5 seconds. So, that means pwede tayong bumalik dito. Tayin na natin. Mag-i-install na ng USA yan. Pwede tayong pumunta dito. So, suggest ko sa inyo, install nyo na muna yung mga gusto nyong install bago nyo totally gamitin. Balik tayo. Nandito ngayon yan. Download. Okay. Didirect niya na yan. Isa nga pala yun. Hintayin natin. Again, magbe-base po yan sa bilis ng internet. Marami po kasi kami gumagamit ng internet dito sa dorm. Kaya, medyo, you know. Ayun. Na-install na siya. So, ayan. Loading. Kung di ako nagkakamali itong iFlix, ito yung mga movies na Tagalog tsaka English eh. Pwede mo siya mapanood TV, mga TV series, movie,
So, sasample tayo ng isa. Alam ko meron din tong registration para mapanood mo yung ibang movie. Ayan o, ang kwento natin dalawa. Boom! Again, magbibisi ito sa bilis ng inyong internet. So, kung mahilig ka sa mga Tagalog movie, yan, iFlix. Pagtagal-tagal, pagka na nagamit ko na ng maayos yung tawag dito, yung modded na Netflix, ituturo ko sa inyo kung paano. Pati yung modded na Spotify na gamit ko na kagabi. So, pwede ko i-share sa inyo yan. Basta, kindly like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And click nyo po yung notification bell button para updated kayo sa mga video. So, isi-share ko po sa inyo yung mga yun. Ayan, kung makikita nyo, loading. So, yung device na to, may sarili rin siyang volume. Ayan o. Stay with the one who protects you from hunger. Keep it cup. Ayun. Stay with the one who protects you from hunger. Keep it cup. Ayan, may advertisement pa yung movie. Ayan na. See? You can watch movies. Okay, back natin. Baka makapiray tayo. So, yun. Yung app is nandito na yan sa my app. Ayun. Ito. Okay. So, ganun lang. So, again, kung mayroon kayong tanong, pwede natin sagutin yan sa susunod na video. Kindly comment yung sa ating comment section. Please like po yung ating page or mag-subscribe po kayo. And then, click nyo po yung notification bell button para sa updated videos. Again, maraming salamat po, mga ka-okay. Ingat at God bless.